Sa iba pa nating balita, mga kababayan, pagpiprinta sa bahay at pagkakaroon ng digital copy ng NBI clearance, magiging posible na. Sa isang eksklusibong panayam, sinabi ni National Bureau of Investigation Director Eric B. Destor na ang pinabilis na pagkuha ng NBI clearance online ay lalo pang magiging madali para sa mga Pilipino sa pamamagitan ng paglulunsad ng programang Print at Home at pag-iisyu ng digital NBI clearance. And for now, we are trying the printing it at home. Hindi nyo na kailangang magpila paroon. I hope it will be successful. Yung security ng clearance natin ay hindi ma-hack. We are now on that. That you can download your clearance, then you can print it home, sa bahay nyo at home. And then, or electronically, maipakita nyo sa employer nyo through your cellphone. Sa kasalukuyan ay nasa testing period na ang programa at inaaral ng mga eksperto ng NBI kung papaanong matitiyak na ligtas mula sa mga hackers. Dapat ding mapanatili ang pagiging otentiko ng NBI clearance kung papayagan na ng ahensya ang print at home at pagkakaroon ng digital copy. Bunsod na rin ng napakaraming pagtatangka ng mga hackers na pasukin ang sistema ng NBI. Yeah, the security sa digital forensics, they are really making it sure na hindi tayo ma-hack, hindi mapasukan. As I learned, marami kasi thousands yung attempts to hack the NBI server. Hindi lang 1,000. It's really staggering. And we have to add level of firewalls to keep our data secure. Gayunpaman, hindi na magtatagal at mararanasan na ng mga Pilipino kabilang ang mga nasa ibang bansa ang mas pinadaling NBI clearance online bago matapos ang termino ni Pangulong Rodrigo Duterte. Yeah, as reported to me kanina, maybe next week or hopefully before the end of this term, we can launch it for the Filipino people for easy access. Hindi na nila kailangan pumila pa, lalo na nasa abroad. Napang-alaman rin mula sa NBI na mula sa taong 2021, may higit-kumulang 22,000 mga Pilipino ang napagkaluha ng NBI clearance kada araw.